Alexander POV, mahal na mahal kita, forgive me, patawarin mo sana ako, kung nasaktan kita ng sobra. Hindi ko na naisip yung kalagayan mo. Naging makasarili ako, para akong baliw na kinakausap ang yakap kong unan. Hindi ko maiwasang mapaluha, kapag naalala ko ang asawa ko. Hindi ako naging mabuting asawa sa kanya. Magaling akong magpayo sa mga kaibigan ko, pero ang sarili ko hindi ko magawang ayusin. Napabangon ako nang marinig kong nagring ang phone ko. I answer it without looking who's on the line. What is your problem, Alexander? Hanggang kailan ka hindi magpapakita sa mag-ina mo? Halos araw-araw na kaming nagpupunta sa opisina mo, pero palaging wala ka doon. Where are you? Napalayo ang tenga ko sa phone ko dahil sa pagsigaw ni Mommy sa kabilang linya. I heaved out a deep sigh. I'm busy, Mom. Don't worry, if I have time I'll visit them, but not now. I ended up the call. Hindi naman sa binabastos ko ang sarili kong ina, dahil wala din naman patutunguhan ang pag-uusap namin. Ayokong makipagtalo. She was too manipulative. She don't care. Kahit na nasasaktan ako, masunod lang ang gusto niya. Nakakasawa na. Matanda na ako para sila pa ang magdesisyon sa buhay ko. Napatingin si Alexander sa anak niyang payapang natutulog. He is so handsome, hinaplos niya ang maliit na noo ng anak. Pamatak sa mata ang luha. Magmula nang mawala si Faith, walang araw na hindi ako umiiyak. Nagiging iyakin na yata ako. Pinahid ko bigla ang luha ko nang may pumasok sa loob. Buti naman dumalaw ka pa dito. I sent you messages many times, pero ni isa hindi mo nire-replyan. Napapikit ako ng Marlene dahil sa pagsigaw ni Diana. Kagaya ni Mommy, she nags me every time I was here. Kaya nga ayokong magpakita sa kanila, dahil lagi nila akong sinasabihan ng kung ano-ano. Nanliliit na ako sa sarili ko, para ulit-ulitin nila palagi sa akin, kung gaano ako kawalang kwentang tao. Can you lower your voice? My son is sleeping. He might be wake up, because of the loud of your voice, pegal na inis ko. I want to shout, but I considered my sleeping son. I decided to go out. She followed me all the way out of the room. I stopped walking and faced her. Tell me what's your complaint? Tanong ko sa kanya. Matalim niya akong tiningnan. Ano ba ang problema mo, Alexander? Dapat nandito ka lang sa tabi ko. May anak na tayo, kailangan ka namin. Pero parang baliwala lang kami sa iyo. Galit na sabi ni Diana. Iniwan ko ang pagiging modelo ko, para lang sa batang iyan. Nakakasawa na, Alexander, lagi na lang akong nagmamakaawa sa iyo. Namamalamos ng pagmamahal mo, akala ko noong nawala si Faith, mapapasa akin ka na. Pero nagkamali ako, parang mas lumala ka pa sa dati. Napaiyak si Diana, tinitigan ko lamang siya, kasalanan ko ang lahat kung bakit ganito kagulo ang buhay ko. Naghangad ako ng sobra, hindi ako nakontento na kasama si Faith. Hindi ko naman sinabi sa iyong isiksik mo ang sarili mo sa akin. Kaya kung panindigan ang anak natin. Pero about sa atin, hindi ko maibibigay yon. I am so sorry, Diana, I used you. Kasalanan ko ang lahat. Walang dapat sisihin dito, kung hindi ako lang. She slapped me. My face turned. Napakawalang hiya mo. Kung bata lang pala ang gusto mo, magsama kayong mag-ama. Nagulat ako sa tinuran niya. What do you mean? My forehead creased. I'm giving up, Alexander, ayoko na. Hindi ko kayang maging isang ina, ikaw lang naman ang gusto ko. Ang batang iyan bunga lang ng plano ko para mapasa akin ka. After all, siya lang naman ang gusto mo, I will give it to you. Don't worry, hindi ako maghahabol sa bata. It's all yours, napatulala ako sa sinabi niya. Para lang siyang namimigay ng candy. Anong klaseng ina si Diana? Hindi ko akalaing magagawa niya iyon. Kaya niyang iwanan ang anak, para lang sa career niya. Ako lang pala ang dahilan niya, kaya ito nagbuntis. So sinamantala niya ang kahinaan ko. Naging mahina ako sa pagsubok na dumating sa amin ni Faith. Kaya ganito ang nangyari, kahit ilang beses kong sisihin ang sarili ko, huli na ang lahat. Hindi ko na maibabalik ang dati at taong mahal ko. Napasunod na lang ako sa papalayong balto ni Diana. Pumasok muli ako sa silid ko. Pinuntahan ko ang crib ni Hayden. Napatingin ako sa anak kong nakangiti, habang nakatulog pa. Napangiti din ako dahil malaya ko nang makakasama ang anak ko.
Napatirik ako ng mata nang puntahan ako sa opisina ni Mommy. Anong klase kang lalaki, hinayaan mo lang umalis si Diana. At kinuha mo pa ang anak niyo. Nagtagis ang bagang ko. Anong pinagsasabi niyang kinuha ko ang anak ko? Mom, I did not take him. She voluntarily gave the baby to me. I want a commitment. She told me she planned to have a child with me to get me. Walang alinlangan niyang binigay sa akin ang anak namin. Sinabi ko naman sa kanya na hindi ko tatakasan ang responsibility ko sa bata. Pero parang siya ang tumakas sa responsibility niya bilang ina sa anak namin. Siya ba ang gusto mo para sa akin? Walang pakialam sa anak niya. Kaya huwag niyo sa akin sabihin na anong klase akong lalaki, mahinahon na sabi ko. Mas mabuti na iyon, matatahimik na, sa anak ko na lamang itutuon ang atensyon ko. Kahit may kulang pa sa buhay ko. Si Faith, hindi nakakibo si Mommy. Napabuntong hininga ako, nilapitan ko si Mommy at hinawakan ang kamay niya. Mommy, I'm so sorry, I'll be okay. Mas mabuti nga na hindi kami kinasal, dahil ayokong matali sa kasal na walang pagmamahal. Hindi sagot sa pagkakaroon ng anak ang pagpapakasal. Alam kong nagkamali ako sa ginawa ko. Pinagsisihan ko ang pang-iiwan kay Faith, pumiyok ako nang mabanggit ko ang pangalan niya. Hindi ako nagsisi na nagkaroon ako ng anak. Sana maintindihan niyo kung ano ang nasa saloobin ko. Kaya kung palakihin ang anak ko na ako lang, sabi ko. Napatitig sa akin si Mommy. Sorry anak sa ginawa kong pamimilit para lang pakasalan mo si Diana. At ako din ang may kasalanan kung bakit iniwan mo si Faith. Dahil sa pamimilit ko sa iyo kay Diana, akala ko mabuti siyang tao. Kaya niya palang iwan ang kanyang anak, para lang sa pansarili nitong kapakanan, hinagkan ko ang noo ni Mommy. It's okay, Mom. I know may mga bagay na hindi para sa atin. Hindi natin mapipilit si Diana kung iyon ang kagustuhan niya. Umaasa akong hindi magbago ang isip niya na kunin sa akin ang anak ko. Nalungkot ako nang maalala ko na naman si Faith, gustong gusto ko na siyang puntahan. Pero wala na akong mukhang may haharap sa kanya. Kasumpa-sumpa ang ginawa kong pananakit sa kanya. Siguro sagad hanggang langit ang galit niya sa akin. Kahit sobrang sakit tatanggapin ko ang pagkasuklam niya sa akin. Nagsimula na naman mamuo ang mga luha ko sa gilid ng mga mata ko. Naramdaman ko ang paghaplos ni Mommy sa likod ko. I am sorry anak kung naging makasarili ako. Hindi ko na naisip kung ano ang nararamdaman mo. Alam ko mahal na mahal mo pa din si Faith. Kung gusto mo siyang balikan hindi na kita pipigilan, napangiti ako ng mapakla. Alam kong wala na akong babalikan pa. Hanggang dito na lamang kami. Nagulat ako nang pumunta sa opisina ko si Diana. Ang akala ko umalis na siya at hahayaan na kami ni Hayden. Bakit nandito ka pa? You told me na hahayaan mo na kami ni Hayden. Nagbago ang isip ko. Hindi ko i-give up ang anak ko unless napatigil siya at pinakatitigan ako. Unless what? Tanong ko. Alam mong kahit saan tayong korte pumunta, sa akin pa din mapupunta ang custody ng anak ko. Habang nasa akin ang anak ko, hindi ko hahayaang mapalapit sa iyo. Gagawin ko lahat para hindi siya sumama sa iyo. Kapag nasa tamang edad na siya, hindi ko maintindihan ano ba ang gusto niyang mangyari. Napakasama niya, pati anak namin gagamitin niyang pang-blackmail sa akin. She is so desperate para makuha niya ako. Straight to the point, Diana. Alam kong may plano ka. Is she threatening me? Napatingin ako sa linapag niyang folder. Napataas ang kilay ko sa nilapag nito. Here, sign this marriage contract. Hindi na kita guguluhin, kayo ni Hayden, kapag napirmahan mo iyan. Pero kung hindi mo pipirmahan iyan, ilalayo ko na ng tuluyan si Hayden, at hinding-hindi mo siya makikita pa. Kaya kung gawin iyon, pagbabanta nito sa akin. Nag-igting ang pangako, napakatuso niya. Alam niya kung paano niya ako paikutan sa palad niya. She knows my weakness, my son. Napapikit ako ng madiin. I love my son. I can't live without him. Nawala na nga si Faith, pati ba naman ang anak ko. Hindi ako makakapayag. Bago ko pirmahan ang marriage contract, pinakatitigan ko iyon ng matagal. Make sure hindi ka lalabag sa kasunduan natin. After I sign this paper, you will never show yourself off me, sabi ko. Don't worry, after you have signed the paper, I will leave and never show you anymore, paniniguro niya sa akin.
Nag-alinlangan pa akong pirmahan, pero sa huli pinirmahan ko na. Mas mahalaga ang anak ko. Para sa kanya kaya ko ito ginagawa. Pagkatapos kong pirmahan, walang kabog-abog na tinalikuran ako ni Diana. Ibang klase din ang babaeng iyon, napakatuso niya. Pero masaya akong sa akin na si Hayden.